Yan ang magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, sa ating pong mga kabusiness at mga kapapi, kapagpalang araw po sa inyong lahat. Window mga idol, ako po si Taong Galang. Sa araw na ito, isang panibagong reaction video na naman po ang ating gagawin. At this time, bigyan natin ng payo ano po itong si Kenneth. Pero bago po ang lahat, kung bago ka lang sa aking tahanan, pinutin mo ang subscribe button at bell button, pasuyo naman para po kay Ka-Business Official, Ka-Business Family, and of course kay Papa Dix. Okay, welcome back po mga ito. Ito nga pong mga nagdang araw sa vlog ni Papa Dins ay nakita po natin na tila seryoso ang lahat. Ano po? Dahil sa nakitang passport ni Kenneth at tinanong siya ni Papa Dins kung ano ang pakahulugan nito. May oportunidad na mag-abroad si Kenneth bilang isang factory worker, sabi niya. At nagpahayag nga po ng saluubin si Papa Dins, ganun din ang mga kasama niyang kagwa. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong magbigay naman ng payo ano po kay Kenneth. Sinasabi natin mga idol na opportunity knocks on the one. Minsan lang kumatok sa buhay ng tao ang oportunidad at kailangan i-grab natin. Pero sa ganitong pagkakataon kay Kenneth, masasabi kong dapat pag-isipan niyang mabuti at pagnilay-nilayan. Una, maganda naman ang pag-a-abroad dahil kikita ka ng malaki. Siyempre, dollar versus peso, mas malaki yun. Opo. Iba ang halaga ng mas malaki ang value ng pera sa ibang bansa kaysa sa peso natin. Pero magpaganon pa man, dahil sa ikaw ay naninirahan sa ibang bansa, hindi mo rin maikukonsidera o hindi mo rin maisasantabi na ang iyong gastusin ay mataas din. Dahil ang ibibili mong pera ay yung perang hawak mo ngayon na isinasahod mo sa bansang yon. So ibig sabihin, kung magkano ang kilo ng asukal dito, ay dolyar din ang ibabayad mo kung bibili ka ng asukal sa ibang bansa. Tama po ba? So nagkakaroon lamang ng bigat o value ang salaping iyong kinikita kung ito ay pinapadala mo na sa Pilipinas. Dahil sabi ko nga ba, dito sa Pilipinas, mas mataas ang value ng perang pinapadala mo kaysa piso natin. Pero magpaganon pa man sa kaso ni Kenneth, una dapat niya isaalang-alang. Kung siya ay pupunta sa ibang bansa, magkakaroon siya ng panibagong pakikisama, panibagong adjustment. At ang kalaban niya dito ay ang depression, stress. Natural mga idol, pagkalungkot, malulungkot siya sa mga kasama niya. At I'm very sure, isa sa talagang magiging o mararamdaman ni Kenneth ay ang bigat ng kanyang dinadala dahil nagkaroon na siya ng karanasan kung paano kumilos, kung paano magtrabaho, kung paano gumalaw sa ka-business na kung saan ay itinuring siyang pamilya. Ang karanasan nito, ang magiging bit-bit mo, Kenneth, doon kung ikay pupunta sa ibang bansa, at I'm very sure, ang karanasan ito ang magbibigay sa inyo ng sandamakmak na luha kapag nasa ibang bansa ka na. Siguradong sobrang pagkalungkot ang mararanasan mo dahil mamimiss mo ang paglingap ng inyong mga kapatid sa ka-business. Ganun din sa mga followers na nagmahal sa iyo at nakilala ka. Excuse me. Sa ganitong sitwasyon, mainam ang pag-a-abroad kung masasabi kong dito sa Pilipinas ay wala kang oportunidad o wala kang pinagkakakitaan. Pero sa kaso ni Kenneth na sumasahod naman siya bilang kagwang, ikonsidera niya ang sitwasyon na ang kanyang sinasahod ngayon ay mas mabigat pa yan, mas mahalaga yan kaysa sasahurin niya sa ibang bansa. Pasensya na po ha. Kahit sabihin natin malaki ang value, bakit? Dahil dito sa sinasahod niya bilang kagwang, kahit maliit yan at hindi katumbas ng halaga ng sasahurin niya sa ibang bansa, pero dito nakakasalamuha niya ang kanyang pamilya. Nababantayan niya
ang kanyang mga magulang. Mayayakap niya ang kanyang tunay na pamilya. Pangalawa, kasama niya lagi ang pamilyang kumukup sa kanya, ang pamilyang nagyumakap sa kanya at nagpakita ng pagmamahal. At yan ay ang pamilya ng kabisnes. Uungat malaki ang kikitain mo doon, Pinet, sa ibang bansa. Pero ang lungkot naman na iyong mararamdaman ay siguradong magbibigay ng kabigatan ng iyong kalooban. Pero magpaganon pa man, ito ay payo lang. Ito ay isang kumbaga unsolicited advice. Ikaw pa rin ang masusunod. Pero sa bandang dulo, ang pwede kong sabihin sa iyo, dahil ikaw nga po ang masusunod, kung ano sa tingin mo ang nararapat at sinisigaw ng puso mo. Dahil tulad ng sinasabi ko kanina, ang oportunidad minsan lang kumatok sa buhay natin. Kung sa tingin mo ang oportunidad na ito ang makapagbibigay sa iyo ng pagkakataon para umangat ang iyong buhay, maaari mong ipagpatuloy. Kaya alam, sulad na sinasabi natin, pag-aralan mo rin paglabanan ang lungkot na iyong mararamdaman. Pero kung dito naman sa kabisnes ay sa tingin mo, ang kinikita mo, kahit gaano man yan kaliit, katumbas sa salaping kikitain mo sa ibang bansa, pero nariyan sa puso mo ang kasiyahan, nariyan sa puso mo, o nararamdaman mo sa puso mo ang pagmamahal, masigit pa yan sa kinang ng salaping na kikitain. Pag-isipan mong mabuti kung ano ang makakapagbigay sa iyo ng magandang kapanatagan ng iyong kalooban. Pero nasisiguro ko, sa akin pananaw, kung mananatili ka lang sa ka-business house, malaki ang oportunidad mo na mas makilala ka pa. At higit sa lahat, mas umunlad ang iyong pagkatao dahil marami kang matututunang karanasan habang naglalakbay kayo sa paggawa ng misyon. Malulungkot kami kung lilisanin mo ang ka-business house. Pero kung sa iyong paglisan, sa iyong pag-alis, ang katumbas naman nito ay sa tingin mo, tagumpay ng iyong pamilya, tagumpay na maibibigay mo, na hindi maibibigay ng ka-business. Wala't kaming magagawa. Pero init kung mananatili ka sa ka-business. Una sa lahat, isa yan sa napakagandang napakagandang desisyon na gagawin. Dahil una, ipinakita mo lang na mas matimbang sa'yo ang mga taong nagmahal sa'yo, kumukup sa'yo, yumakap, itinuring kang kapamilya kaysa kinang ng salapi na nang-iinggan nyo sa ibang bansa. Kayo mga kapatid, ano po ang inyong masasabi sa sitwasyon na ngayon pinagdadaanan ni Kinit? Comment down below mga idol. Paki-comment naman nang sa ganun ay mabigyan natin ng kaliwanagan itong desisyon ni Kinit. Mabigyan natin ng kumbaga kapanatagan ng kanyang kalooban, dahil alam kong mahirap sa kanya itong kanyang pinagdadaanan. Ako po si Taong Galamang Idol. Please do connect Ka-Business Official, Ka-Business Family, and of course Papa Dins. And of course mga idol, isama na po natin ang ating mga kagwang. Lahat po ng ating mga kagwang ay isama na po natin ang ating pong mga ka-business reactors. Please isama na rin po natin mga idol. At siyempre, ang inyong abang lingkod tao nila. Hanggang dito lang po muna. Hanggang sa susunod na video.
mapagpalang araw po sa ating lahat mga ito. So yung mga kabisnes, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.